The Philippine Navy faces budget constraints for the procurement and development of submarine bases. Procurement of submarines to improve the capabilities of the Philippine Navy remains dependent on financial constraints. We are processing procurement. We have presented it to the leaders of the Ministry of National Defense. Deputy Commander of the Philippine Navy, Rear Admiral Robert A. Empedrad, said during a trial of firing new missiles. However, he noted that it was not that easy to buy such a ship. If you are going to buy a submarine, it will take 6 years for shipping. It has a lot of preparation and budget constraints, he said. The Navy and the Ministry of National Defense, DND, announced plans to acquire diesel-electric submarines as part of a modernization project for 2018 to 2022. Defense Minister Delfin N. Lorenzana, for his part, indicated that the purchase of submarines also requires the development of bases. The submarine base also requires a lot of money, he said. Meanwhile, the Navy has built its fleet, along with helicopters and other military equipment. Next year, we expect the arrival of Pohang-class frigate. It was given to us by the Republic of Korea. But he has a weapon system on board ships, such as torpedoes and weapons systems that will improve our training, said Navy spokesman Jonathan Zada, Business World. We also expect that in the first quarter of next year, helicopters capable of anti-sea submarines. This will complement the existing helicopter fleet, which is capable of detecting underwater objects and targets, he added. Read more at World Online. Ang Philippine Navy ay nahaharap sa mga hadlang sa budget para sa pagkuha at pagpapaunlad ng mga base sa submarino. Ang pagpapanatili ng mga submarine upang mapabuti ang kakayahan ng Philippine Navy ay nananatiling nakasalalay sa mga hadlang sa pananalapi. Kami ay nagpoproseso ng pagkuha. Inilahad namin ito sa mga pinuno ng Ministry of National Defense, sabi ng Deputy Commander ng Philippine Navy, Rear Admiral na si Robert A. Empedrad. Sa isang pagsubok ng pagpapaputok ng mga bagong missiles, gayunpaman, sinabi niya na hindi madali ang pagbili ng gayong barko kung bumili ka ng isang submarino. Aabuti ng 6 na taon para sa pagpapadala, ito ay may maraming mga paghahanda at mga limitasyon sa budget, sabi niya.
ang Navy at ang Ministry ng Pambansang Tanggulan, DND, ay nagbigay ng mga plano upang makakuha ng diesel-electric submarines bilang bahagi ng isang proyektong paggawa ng makabago para sa 2018 hanggang. Ang ministro ng Depensa na si Delphine N. Lorenzana, sa kanyang bahagi, ay nagsasaad na ang pagbili ng mga submarino ay nangangailangan din ng pag-unlad ng mga base. Ang submarino base ay nangangailangan din ng maraming pera, sabi niya, samantala, itinayo ng Navy ang fleet nito, kasama ang mga helicopter at iba pang kagamitan sa militar, sa susunod na taon. Umaasa kami sa pagdating ng Pohang Class Frigate na ibinigay sa amin ng Republika ng Korea. Ngunit mayroon siyang sistema ng mga armas sa barko tulad ng mga torpedo at mga sistema ng armas na magpapabuti sa aming pagsasanay, sabi ni Navy spokesman Jonathan Zate, Business World. Inaasahan din namin na sa unang quarter ng susunod na taon helicopters may kakayahang anti-dagat submarines. Ito ay umakma sa umiiral na mabilis na helicopter na kung saan ay kasalukuyan. Na kung saan ay kaya ng tiktik sa ilalim ng tubig na mga bagay at mga target, idinagdag na, magbasa pa sa World Online. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.